pagpasok ng liderato na nagsasaysay ng pagkakaisa at muling pagbangon, Presidente Bongbong Marcos, ay halos di ito nakapagpigil anyayahan ang buhay naman ng batang kampiyon, Dave Apolinario, matapos magretiro ang dating hari, Manny Pacquiao at ang mga bata nito mula sa sunod-sunod na pagkatalo. Dahilan upang maubusan ng kampiyonato ang bansang Pilipinas, ay muling pinagtibay ni Marcos ang pagkilala sa mga bagong sibol tulad ni Apolinario, na may edad lamang na 23 anyos at may kasalukuyang kartada na 17 wins, 0 loss at 12 by way of knockout. Sa madaling sabi ay parang ordinaryo lamang ang ginawa ng batang ito. Pero kung iyong titignang mabuti, ay napakalalim ng pinaghugutan nito mula sa kabi-kabilang talo na dinanas ng ating bansa at tuluyang mawalan ng kumpiyansa. Subalit ito ang nagsilbing kontrapelo sa mga hari-harian ng ulate ng buong Aprika matapos bawian ng titulo ang dinayo pang kampiyon sa naturang bansa. At ito nga ay si Gideon Buthelezi. Sa unang tingin ay parang walang espesyal sa pagkatao ng kanyang kalaban. Subalit ito ay may matinding boxing resume bilang 3 division champion pagdating sa sanksyon ng IBO. Veterano sa larangan dahil sa experience at sanay sa matagalang labanan. Kung titignan sa kartada, 23 wins, 5 loss and 5 by way of knockout. Ay sistematiko nitong kinakain ang makakalaban pagdating sa puntos. Dagdag kumpiyansa pa ang hometown crowd, siguradong makalalamang pagdating sa desisyon. Kaya naman pinaghandaan ito ng batang boksingero na kilala sa tawag na Doberman. Bagamat teritorial ang galaw, ngunit intelihente at masunurin sa plano kahit sa abroad pa ginanap ang labanan. Ito na po ang bakbakan kung saan inulat ng batang boksingero ang kasalukuyang presidente at binigyan ng ginto sa Malacanang dahil sa pagkilala ni Marcos. Ating silipin kung gaano nga ba katindi sa ibang lugar ang Pinoy. Dave Apolinario versus Gideon Buthelezi para sa titulo ng IBO World Flyweight Title. Dave Apolinario bilang challenger kontra dito sa matagal na naghari o 3 division champion na si Gideon Buthelezi. Alam nyo po, itong si Dave Apolinario sa bakbakang ito, bago pa maganap to, nasa rank number 5 ng flyweight division. Ito namang si Gideon Buthelezi ay nasa rank number 16. Ang bakbakang ito ay ginanap sa International Convention Center sa South Africa. So matutunghayan natin kung kaninong estilo ba yung mananaig. Sa makabagong estilo ba o veterano? Pero bago ang laban ay talakayin muna natin itong titulo na nakataya sa laban, ang IBO Flyweight title. Alam nyo, sa world sanction ng mga titulo, hindi ho inire-recognize to, itong belt na to. Pero minsan din hong hinawakan ito ni Nonito Donaire at Murati Mitalani. So ito na, ang bakbakan. So red trunks para sa Afrikano at black with gold naman para kay Apolinario. So far, maganda yung pacing naman talaga rito ng Aprikano. Active na active yung jab, pero ang pangontra dito ni Apolinario ay yung kanyang mga fake moves, no? Sa madaling sabi, sinusubukan niyang hulihin ang pagkakamali nitong si Buthelezi sa bakbakan nito. So wala masyadong binibitawang accurate punches pa rito si Apolinario, bukod dun sa wild punches na pinakawalan kanina. So mas active dito yung mga punches ni Buthelezi, pero hindi ganun kahaba yung range nitong si Buthelezi kumpara mo kay Apolinario. Tinamaan doon, good right hand by Apolinario. Mukhang gutom sa bawi itong Aprikano. Medyo semi-chess match ang aking nasisilayan dito, no? Gusto ko yung mga kilos dito ni Apolinario na pag bumitaw may wild punches, pero pinapriority rin yung ingat sa laban.
Oh, hindi tumama ron yung wild punches again ni Apolinario. Nakaiwas. Talagang veteranong veterano yung kanyang kalaban dito. Pero tignan natin kung mahahanap ba ni Apolinario yung pagkakamali. Dahil yung tinamaan ulit ng kanan ni Apolinario. Para sa akin ho, eh, maganda yung laro dito ni Apolinario na naghihintay ng pagkakamali. Dahil early rounds pa po ito. At paniguradong lahat ng enerhiya eh, nakatago pa sa round na ito, early rounds. Uy, may mga miss out doon na punches. Pero maganda yung instinct dito ni Apolinario. Habang si Buthelezi naman, I don't think na kaya niyang kinakaw tong si Apolinario dito sa kanyang base sa kanyang kartada. Medyo nakakatikim na rito si Buthelezi ng paunti-unting mga opensa ni Apolinario. Actually, mahirap yung kilos dito ni... Uy! Yun! Tinamaan doon ng solid itong si Buthelezi sa isang iglap. Yun yung sinasabi natin, no? Na kapag ka-chess match yung bakbakan, asahan mo na yung ura-uradang output. Ayan, panalo po si Dave Apolinar. At talagang masayang-masaya at nagwawala yung kanyang team. Kung gaano katagal pumunta ang kampo ni Apolinario patungong South Africa, ay ganoon din kadaling binawian ng titulo ang kampyon para tanghalin bilang natatanging kampyon ngayon ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang katotohanan pagdating sa titulong ito? Well mga kabrother, ang organisasyon ng IBO o International Boxing Federation ay hindi maikukumpara sa sanksyon ng WBO, WBC, WBA at IBF sapagkat mga major titles ang mga ito o kinikilala ng Ring Magazine bilang legit world title. Pero pagdating naman sa BBOFC, BoxRec at European Boxing Union, ang IBO ay isang legitimate belt. Sa makatuwid, ay nakadepende ito sa credibility ng kumikilala. Pero alam natin na minsan itong hinawakan ng mga bigating pound-for-pound fighter, katulad na lamang ni Nonito Donaire, under 112 pounds division, at Manny Pacquiao sa 122 pounds and 140 pounds. At ang pinaka-importante sa lahat, pasok na sa top number 5 ang boksingerong ito at kinikilala pa ng presidente ng Pilipinas bilang mahusay na boksingero sa kasalukuyan, Dave Apolinario. At dahil sa matinding performance ay binigyan ito ng gintong medalya ni Marcos sa Malacanang upang anumang agam-agam ng Pinoy patungkol sa titulong nakuha ay mabigyan ng pagkilala higit pa sa lehitimong kampyonato. Kaya naman para sa ating katanungan, naniniwala ka ba na tunay na may potensyal ang batang ito na nagpabilib kay Marcos? Undefeated rising star, Dave Apolinario. Comment your opinion sa baba at maraming salamat sa pag-like at share ng video. Palagi ka sana mag-ingat. Kabrother!